tayo sa Isuzu Crosswind top overhaul. So ang issue nito actually yung valves niya, valves like retainers, rocker arms, yun ang naging problema nito eh. Kasi naganda pud na. Mukhang natukod yata ito eh. Ito yung minsan sa mga maling timing ng valve clearance. Kapag sobrang tukod yan, yung valves didikit dito. Ngayon sa sobrang ano na, sa sobrang lalim, umiksi na ng umiksi yung valves. Tapos nasira na yung spring at saka yung retainer. So nangyari, pinababa natin yung cylinder head para mapalitan ng retainer, ng spring at saka valve guide, valve seats. Yan ang mga pinalitan dito kasi kumalog. Kaya nag-blow by. Ngayon, natapos na yung top overhaul. Pinalitan na yung valve spring. Ayan. So, medyo maganda-ganda na yung turob niya. Tahimik lang. Walang bubbles. Okay. Ito, parang shower. Tumatasik ang langis. Kasi nga, nasira na yung valve seal, valve guide, at saka valve seat. Tapos, sobrang lagapak na. Ano ang tunog? Wala siyang usok. Walang blow-by. Ayan, wala na siyang... ito, yung tatansikan niya langis niyan, sobra. Ngayon, wala. Di ba? So, ang pagkakagawa natin is good. Ngayon, kapag nag-top overhaul kami, sa firing naman, ang ginagamit lang muna namin distilled water. Kasi dyan natin malalaman kung merong singawang cylinder head. Kapag wala naman singawang cylinder head, i-drain natin ulit ang tubig sa radiator at saka sa block, doon na tayo magkukulant. Kasi ang mahal ng coolant eh, sayang yun. Para masigurado natin ang trabaho eh, okay. Diba, walang ganong gastos na sayang yung tapo na tinatawag. So far, ginawa yan ni Sir Marlon. Yan, at saka ni Sir July. July! Tika! Sila ang mga gumawa niyan. In overtime pa nga yan, umabot pa nga ng alas 2 ng madaling araw. So far, so good. Walang bubbles. So, i-drain na lang natin ulit ang tubig sa radiator. Papalitan ng coolant. Perfect, guys. Mga paps! Kung bago lang kayo sa channel namin, mag-subscribe lang kayo sa Master Garage.